JD, you need to stop. You know, this need me. You know. Bachelor of Science in Computer Science. Ano naman po? Nung pagka-graduate po, anong year? Tsaka po sa university? Graduated last 2008 sa De La Salle University, Las Manitas. So, nung ano po ba kayo? Nung sa college years niyo po ba? Nag-excel po ba talaga kayo sa program? So, ano po? Ano po ba? Nung sa programming na po ba kayo nag-excel or panindin po sa ibang ibang subjects? Sa ibang subjects na. Nung pagkatapos ni pong graduate ng Pomsay, immediately po ba tumalap ng job? Nagpahinga ako siguro mga 1 month. Nenjoy ko muna yung buhay na. Before ako mag-shift sa bagong stage ng life or napag-ibig ko yun, mag-work. So yun, after 1 month na nag-graduate ako mga May, yun, naghanap na din ako ng job. And then luckily, nakahanap din ako within that month. Gusto niyo pa po bang mag-continue mag-aral? Kunyari po, i-master po yung subject? Yes. Pero, I think hindi na siya more on technical, like yung MSIT, yung Masters in IT. Siguro mga ano na siya, pwede siyang i-apply through, so related din siya sa IT, pero hindi siya yung ganun ka-technical, like pwede din na sa business management. Kasi, alam ko pag sa IT kasi, pwede mo din i-apply sa sa business, kung paano mag-handle ng tao. And then, doon siya kasi pumapasok sa project management, which is under din siya na IT. So, related naman sila. Pero malaman kung kung saan po kayo nag-apply ng first job? Nag-apply ako sa Bastion Payment System Corporation. So, isa siyang small company. Tapos, ang ginagawa namin doon, more on online games. Online gaming siya. Yun. So, online poker yung ginawa namin. And then, kaya lang siya naging related sa payment. Kasi yung poker na yun, bago, syempre, kailangan mo ng money, kailangan mo ng bet. So, parang mag-a-access siya through online using credit card. So, doon napapasok yung payment system. So, yun. What position did you get? First, yun, junior software engineer. Java din siya. Nung nag-apply po ba kayo, paano niyo po nalaman tungkol dun sa job opening na yun, yung first na nag-apply? Through internet, sa JobStreet. Meron na sa JobStreet. So, puro online application. Yun lang po yung nag-push sa inyo para mag-apply? Yes. Yung boss niyo po ba dati, so po yung co-workers niyo, nitreat po kayo ng formal interview? Dati, sa co-workers, okay naman. Pero sa boss kasi medyo nagka-problem kasi siya. Kami lahat. Kasi siya parang first time niya humandel ng tao. So, hindi pa siya ganun marunong mag-handle. So, parang nagkaroon ng problems between yung boss namin tsaka sa amin. So, nasatisfied po ba kayo?
ako kapit sa kanya ng 6 months. Yun, kasi naging reason din yung relationship between the boss tsaka yung employees, hindi naging maganda. And then, yung starting kasi ng job, hindi kami, para kasi ang naging target ko na makahanap ako ng, or makadevelop ako ng isang application from the scratch. So kasi, ang nangyari doon sa first job ko, more on maintenance na lang, maintenance and enhancement ng application. So hindi kami through scratch. Kasi, mas mahirap kasi i-maintain yung mga gagawin. Sa present job mo, ano po yung position ko? Ngayon, position ko as duty manager. So, meron kami support ng mga Java applications. So, pag may error, kami yung responsible para i-fix yun as soon as possible. Ako din yung incident manager ng team. So, lahat ng mga incident na dumadating sa amin, yung mga error ng application sa client namin, kami yung, ako din yung nagpo-consolidate lahat, and then ako din yung gumagawa ng reporting every month. And then, yun, overall job description namin ay service capable. So, hindi, although marinig na natin yung word support ng call center na siya, pero may support din kasi na nagpo-code it, like, ano po yung naisip mo kasi sa mga patina, ano po yung field na na-take? Yeah, kasi before ako kasi pumasok ng college, nag-start na din kasi ako nahihilig sa mga computer. Pero hindi sa games, yun. Later na lang. Tapos, yun, kasi may friend din kasi, may family friend kami na yun, natapos siya ng IT, tapos parang na-influensyahan ako na mag-deve itong field. And then, yung time na yun, that was 2004, in demand ang IT kasi. Yun, so, yun na yung na-pili ko. Until now, in demand pa din siya. Ilang years na po kayo sa field? Exact siguro mga 3 years and 3 years and 5 months. Meron pa po ba kayong allotted time para po sa family niyo? Yes. Kasi pag yun nga, kasi minsan kasi pag IT worker ka, nag-report talaga siya ng overtime. So more on time management. Paano niyo po na-divide yung time niyo sa family tsaka po sa work? Yun. Yung first rule na ginawa ko para sa akin, never ako mag-uwi ng work sa bahay. So pag natapos na yung shift ko na 9 hours, after nun, ayoko na mag-iisip. Pila po kayo nag-overtime? Yun, pag kailangan mag-overtime, gagawin ko. Pero yun nga, pag natapos na yung shift ko, parang ayun, hindi na ako mag-iisip na about work. So sa iba naman, yun na lang sa bahay. Beside po sa programming, meron pa po ba kayo ibang interest? Ayun, gusto ko designing, tsaka yun. Nag-web programming po ba kayo? Oo, pero ngayon kasi hindi na kami from the scratch. So, yung interest ko din kasi bukod sa programming, yun nga, sa designing, sa photography, nag-start ko din ako sa photography. Kasi, yun. So, kailangan din naman siyang, medyo related din naman siya kasi, di ba, usually mga page ngayon, more on picture-based na. So, yun din yung iniisip ko ng Photoshop, Adobe Photoshop, and then sa web developer. So, nagmamatch din naman siya. Ano po, yung kung pwede lang po malaman, yung pwede po pong malaman yung range of salary niyo? Range of salary, so, yun nga. Pag fresh grad kasi, pag dito sa company, sila nababalita ko, medyo mataas talaga yung minimum. Then sa akin, with 3 years experience, kasi sa company doon nakabase kasi yung salary ko based sa experience. Siguro, range, oh my god, so from 27 up to 41. Oh, so, bali ang na, syempre, wala pa doon yung ano, wala pa din yung take home pay, pero usually ang nagiging take home pay namin ay 30 plus.
satisfy naman po ba kayo? Oo naman. Sa mismong CD yung gagawa. So, pag mga ganun time na hindi namin nilishit yung deadline nila. So, more on, ano lang siya. More on, tawag doon. Yun lang, parang communication lang. Nagtatrabaho kung ano sa bakit, non-working days, depende kung nire-require. Pero usually kasi, pag non-working days, may mga extra ano according din by law, na may mga extra, may mga dagdag na ano yan, dagdag na salary yan, pag ano, yun tinatawag nila na double pay pag weekend. Pero may ibang company kasi na, iba yung holiday na sinusunod nila, na kunyari American holiday. So pag holiday dito, hindi naman holiday sa America. So, kailangan nilang pumasok. Do you love your present job? Yes. Yes, I love it. When you feel stressed, what do you do to relax? Yun, music lang. And then, minsan kasi, pag yun din namin medyo, medyo na-stress. Yun, chat. Tapos, minsan lumalabas kami, video dito. Minsan nag-review ng movie. More on, co-workers ang TV. Kasi yun lang naman, sila lang naman yung makakasama mo everyday. So, mas magastos kung mag-isa ka lang. Parang wala din mangyayari. So, kailangan mo din yung work. Work-related naman po. Gano'n po katagal yung time na naupo nyo pag gumagawa po kayo ng program? Yun depende naman po sa complexity. Pag yung mga small application lang, siguro, one day, mga gano'n. Kanyari, simple calculator, abo din siya ng, 3 hours, gano'n. And then, pag yung system na talaga siya, like online, may mga online transaction na. Usually kasi, inaabot siya ng mga 2 months, yung from the scratch. So, kasama sa yung designing, planning. Ano naman po, in demand po ba naman yung Java? Oo, super siya. Lalo na ngayon sa, J2EE, yung sa J2EE, ginagamit siya for web. And ngayon, J2NE for mobile. Kasi, nandun na din siya, under na din siya ng, especially for BlackBerry, and then Android. Yan, more on Java based. Ano po ba yung mga advantages ng Java sa market? Advantage. Kasi open source siya. Yun. Kasi pwede mo siyang ma-download anywhere for free. Certification lang talaga yung mahal. And then, yung mga tutorial niya, yung mga non-formal tutorial, for free siya. So, kahit saan, i-search mo lang siya sa Google. Matututo ka ng Java. Yun. Yes. So, yun yung keyboard of open source. Ano po yung isang karakteristik ng Java na pinipili po siya ng tao para i-perform? So, as I said earlier, open source siya, tapos madali siya maintindihan. Hindi siya yung hindi ka mag-nosebleed kung ano siya, kung aaralin mo siya, unlike nung C++ na medyo. Tsaka yung mga IDE na ginagamit mo pag nag-program ka, mas madali na siya ngayon. Unlike mga programming language. Yung client niyo po ba familiar with Java? Hindi. Ano sila? More on business, sa business logic lang sila. Ma'am, satisfied po ba sila pag nag-purchase sila ng sample sa mga products?
Yes, basta kasi may agreement kasi si HP at saka yung client namin. So, kailangan lang talaga din yung continuous na support. So, every time you have the down, masisira yung application na yun, automatic may mag-a-attend sa kanila. So, yun yung parang pinaka, in general, yung agreement. Ano po, pag natapos nyo na po yung program nyo, tapos po, binigay nyo na po doon sa mga clients nyo, ano din po ba? Binibenta din po ba nila yun sa ibang tao? For sa side ni HP, ano lang kasi siya, for client use only. So, hindi yan ilalabas. So, parang ginawa namin yung system for the client. Ano po, mga ilang tao po yung kinakailangan para po makataas ng isang system? Yung buong system na ginawa namin sa previous job ko, nagod kami na siguro 13. Tapos, pag okay na yung system, pag medyo enhancement na, na-review na, so ano na yun, nakakat na yun. So, sa huli, naging ano na lang kami, 5. Yung program niyo po ba, ano, na-attract yung mga clients sa mga programs po? Yes, kasi kung hindi naman sila na-attract, siguro hindi na nila i-renew yung, ano, yung contract nila dito sa company. Ilang days po yung kailangan nyo para ma-finish yung system, isang system? Yun, days. Pag system talaga, ano siya, months ang inaabot. Ano po yung advantage ng Java programming sa ibang programming ng business? Yun, madali siya matutunan. And then, yun, feeling ko kahit hindi ka nag-graduate ng IT talaga, kaya mo siyang pag-aralan. Kahit through example, ang mahirap lang naman kasi kay Java, yung, ano na, yun, object-oriented programming. So, medyo nakakalito. Tsaka, ang advantage ni Java, yun, meron nga siyang object-oriented. So, kaya mo i-reuse yung code. So, pwede ibang system na to, pwede yung certain part ng code na yun. So, yun yung madali. Parang, kung sa business perspective na, hindi na siya ganun. Hindi ganun magmamahal kasi hindi mo na kailangan gumawa ng separate program na pareho lang naman sila ng ginagawa. Pareho lang ina-access ng dalawang application. Do you think that Java has a lot to do in technology? Yes, yun lalo na ngayon sa mobility. Yun, kailangan talaga siya. Tsaka yun, sa web tech. Ano po? Do you still try to defend your skills in Java programming in order to create programs for present time? Yes. Yun, kasi si HP kasi nagbibigay din siya ng mga internal trainings and then external trainings mismo sa Sun Microsystem. So, pwede ka nilang, para kasing required ka na, kung yun talaga yung pinili mong field, so, bibigyan ka nila ng chance para mag-grow ka. So, through trainings. Ano po ba? Nakagamit na po ba kayo ng JKator as your IDE dati po? Locally siya yung gamit namin. Pero ngayon, ang gamit kasi namin is Eclipse. Ayun, at siya, open source din. Tapos nandun na lahat, main server ka na, ganyan. And then, NetBeans, ginamit ko din siya. Lalo na dun sa mga Java program na ginagamit namin ng frameworks. Ano po ba yung mas maraming gamitin? Yung Eclipse po or JKator. Pag sa mga simple program, pwede na yung JKator. Pero pag Eclipse kasi, pag mga web na yun, mas madali siya mag pag mga bigger application. Ano po yung, nagpinapalitan mo rin po ba yung mga IDEs na ginagamit? Papalit ko. Depende kasi sa gagamitin yun. Depende kasi sa gagamitin ng system kung saan mas madali. Lalo na pag mga web kasi, ang ginamit namin noon, Java siya, and then gumamit kami ng framework na JSF. So, NetBeans yung ginamit namin kasi, ano na siya eh, pwede ka na mag-drag and drop.
unlike sa Eclipse kasi na more on hard coded siya. So kung HTML siya, English. Ano po yung mga newest na IDEs na alam mo? Ano ba? Yung ka, Eclipse siya, Dead Beans. Hindi ko pa natatry yung mga ito. Ano po? What is the difference between software engineer and programmer? I think hindi na siya ngayon nagkakaiba eh. Kasi parang ang job title niya as software engineer. Pero more on ano na, programmer kasi. Parang ang programmer kasi ang ginagawa niya, gano'n na din kay software engineer. So pag dito sa business, hindi na siya gano'n nagkakaiba. Opportunities na open ko para sa mga IT graduates? For IT graduates, marami ka kasi pwede magpasukin. Pwede ka mag-QA kung ayaw mo program. Usually QA yung So pag QA, yun yung mga testing. So pag gawa na yung application, ikaw yung responsible para mag-test kung working ba talaga, working ba siya sa business. Pwede ka din mag-project management. So ikaw yung mag-handle ng project sa entire timeline niya or life cycle. Ikaw yung ikaw yung mag-a-assign sa tao. Ikaw gagawa ng program sa part nito, sa program yan. And then, ano pa ba? Yun, programmer. So, ikaw na bahala. Pag IT, pwede din sa DB. May mga programming din kasi when it comes to sa DB side. So, yung mga RSL, DLSS. So, hindi lang siya more on manipulating data. So, yun, marami pwede. Pwede yung designer, pwede na. Ano, mayroon po ba kayong message para po sa mga students mo na IT or Gomsai? Message. So, yun, huwag kayong ma-stress at huwag kayong natapos sa Java kasi hindi naman siya ganun mahirap. Tsaka, ang Java kasi hindi siya yung like na ginagawa natin sa college. Kasi nag-iiba talaga yung perspective ng Java when it comes to business na. And then, yun, time management din. Tsaka, dapat willing pa rin kayo matuto. So, huwag kayong maging contented sa kung ano lang yung may alam kayo. So, kung ano yung hindi nyo alam na feeling nyo na in-demand siya, like, yan yun sa G2MP, sa mobile. Pwede nyo i-try kasi ano naman siya. Madali naman siya. Tsaka Java pa rin siya. As long as alam nyo yung standard edition ni Java, makakapag-explore na kayo sa web and then sa mobile. So, yun lang. More on patience lang. Tsaka stress management. Yun. Smile lang, smile. Mr. Rigo. Hi, sir. Hey, sir. Pwede yung kami, bigyan ko lang sample program. Sige. Sa department namin, may mga innovation kasi hindi nagawa. So, any tool na pwede magpapadali ng buhay namin sa entire department, so pwede mo gawin. So, ito, according kasi to sa ginagawa namin everyday. So, we have, dahil support kami, meron kami mga tickets. Tickets yung, so every month, nung application, meron corresponding ticket. So yun yung ginagawa namin, minimanage namin siya. So, So ito, gawa lang ito kay Swingy. So, yan, medyo, yan, pwede kang, ito kasi kung kumanik kasi siya sa isang server, sa isang Unix box. And then, yung imbis na DB, yung counterpart na Excel yan. So yung Excel na yan, nandun lahat ng ticket na pwede mo. At nandun lahat yung information ng ticket na pwede mo. And then, meron din siyang opinion. Example, kung meron ka, Thank you.
kailangan namin mag-send ng notification dun sa user. So, ito yung ginagawa namin. Ano pa rin yung sample na? Kasi may balik yung business. And then, sample program. Java basic na siya. Tapos then, lumamit ko na ng implements. So, mga interface, yun. And then, what else? Ayan, so ganyan lang siya, sweet. And then, mas maganda din kasi pag yung sa program nyo, nag-create kayo ng, kailangan nyo mag-add ng comment. Kasi, at least, yung hahawak mo ng yung Java ko na yun, or ikaw mismo, alam mo kung para saan yung mga meron, yung mga getters and setters na siya. And then, pag web-based, mayroon pa din mga web-based. Ayan, one pager, so another initiative. Sorry. So another initiative dito, ayan, gumamit naman kami dito ng JSP, so ibang framework. Pagkagamit yan ng JSP, mag-i-embed ka lang ng anything from the library na related siya sa JSP. So, yan. So, kailangan talaga, lagi partner kasi ni Java with HTML.
madadownload niya yan anywhere. And then, yan yung ano nito, hindi siya... Wala akong siya. Basta tingin yun sa Java. So, per ano siya, per application or per process na meron siya sa relationship niya ng Java class. So, yun yung usually yung convention na ginagawa. Yun lang yung ginagawa niya. Sa courses. And tapos, team list. So, pwede mong i-modify yan. Narito, wala na yan sa team list. Tapos kung ano yung nandito mag-connection. So, wala na si, ano. Work group. Kung ano yung work group na ano. Ano yung dito sa amin niya. Mag-re-reflecting siya. Yan. So, kung ano yung lumabas kanina dun sa... Yung sa email na ginawa natin, yung galing dito. So, pag pinago ko itong mababago yung ginawa natin. Wala. So, yun lang. Medyo nosebleeds. Tapos yun, continue sa ano na siya, 5.0 na siya, yung enhancement. So, marami lang features. So, pwede nga lang sana maglagay kami ng kunyari, pipili kami pili. Parang Twitter. Ayan. Kasi dito namin, ano eh, from the scratch talaga yung process na ginawa dyan. Kasi, dati kasi Excel lang talaga yung ginagawa. So ngayon, parang manage lalo siya. Umuha na ng application. So, madami na yung so, kami na yung nasa yung para i-continue. So, sa version 5 na, mas malaki na yung meaning changes. Mas malawak. Okay, matawag ko yun. Kaya nyo din.
price on the life. Now we do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gon' stumble and fall, never. Just caught my eye. Thought I should give it a try and get your name and your number. Go grab some lunch and eat some cucumbers. Why did I say that? I don't know why. But you're smiling and it's something I like on your face. Yeah, it suits you. Girl, we connect like we have Bluetooth. I don't know why I'm drawn to you. Could you be the other one so we'd equal two? And this is all based on a lucky chance that you would rather add than subtract. You and I could be like Sonny and Cher, Honey and Bears, oh. And you and I could be like Aladdin and Jasmine. Let's make it happen like la 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 la. Hey, have you been? I know that it's been a while. Are you tired? 'Cause you've been on my mind, running thousands and thousands of miles. Sorry, I know that that line's out of style. But you look so beautiful on this starry night. Loving the way the moonlight catches your eyes and your smile. I'm captivated, your beauty is timeless, never outdated. I don't know why I'm drawn to you. Could you be the other one so we'd equal two?